Kadatawan parami po ng parami raw ang bilang ng mga motorsiklong ninanakaw. At ang mga yan ay mabilis na ididispatcha kasi pinipirap-piraso po, chinachap-chap yung iba't ibang mga pyesa para maibenta. Nakatutok si Steve Dailisan. Eksklusibo! Masdan ng lalaking nahuli cam ng CCTV ng Barangay Pembo, Makati habang sakay ng motorsiklo. Aakalain mong normal na rider sa bahagi ng Cadena de Amor Street, pero bakas ang pagmamadali. Ang kaso, biglang tumirik ang motorsiklo. Napababa, nagtulak. Sa kadali-dali ng sinakyan muli at isinisikad ang paa para umandar. Kaya pala determinadong mapaandar, ninakaw ng kawatang rider ang motorsiklong may plakang NA78902 sa tapat ng bahay sa kalapit na Barangay East Trembo pasado alas 3 ng hapon noong April 19. Hindi na nahabol ang kawatan. Hanggang ngayon, laking panghihinayang ng may-ari lalo't nagkakahalaga raw ito ng 90,000 piso. Laking tulong at tipid daw sana pamasok sa opisina. Ano ito? Ito yung intro, ang boundary namin, Taguig. Boundary naman doon sa kabila, Pateros. So, ganun, madali silang makapag-exit, maka-enter, madali din maka-exit. 15 motorsiklo kada araw ang nananakaw batay sa datos ng PNP nitong 2014. Kada taon, mas nadadagdagan pa ang bilang ng mga nabibiktima. Easy target daw yung mga motorsiklo na mas mababa sa 500cc. Bukod sa mas madaling nakawin, madali rin daw itong idispatsa. Di man maibenta ng buo, ang motor ng motorsiklo nagagamit sa bangka. Ang Barangay Pembo, nahuli na ang 2 sa 10 notorious na nagcha-chop-chop ng parte ng motorsiklo sa Makati. Yun nga lang. Nandun na nakakulong, tapos kumuha sa akin ng certification, nagpo-post ng bail. Bailable kasi eh. So yun na nagiging problem? Yan ang nagiging problem natin eh, kung gaano ba kabigat dapat ang parusa sa kanila na identify na kanya talaga. Ganito rin ang problema ng Motorcycle Philippines Federation, lalo't karamihan sa natatarget mga bagong motorsiklong walang plaka. Ang payo lang nila roon sa mga nananakawan. Natanan nila yung kaso. Hindi yung pagka yung sarad nila, apala sa kanila kasi nabawi na nila yung Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.